doon sa pintura ng aking opisina sa AIN. Kung meron po dito ilan ang darating sa opisina ko noon ng itatrabaho pa, manakalagay po sa pinto ng opisina ko. At pag yung boss ko ay bumababa, kumukunod yung buong pag nababasa niya. Mga kapatid, ito po yung nakalagay sa pinto ng opisina ko. Christian life is like an airplane. If you stop, you die. Ang buhay ng isang mananampalataya ay katulad ng isang eroplanong on flight. Dapat nagpapatuloy tayo sa salita ng Diyos. Nagpapatuloy tayong lumalago. Kasi pag tumigil po tayo at nawalan tayo ng velocity or momentum, babagsak po tayo. Naalala niyo ito recently? Buti walang Pilipinong kasama, ano po? Salamat po. May anak po akong lalaki. Kaya naman po. So, yan po. Recently, ganyan po yung nangyari, di ba? Remember? I think that yan ay sa San Francisco. Asiana, Korean Airlines. Maraming mga Koreans ang nakasakay niya. At ito po, and most plane crashes are always attributed to human error. Same thing with Christian life. We fail and fall because of errors. Because we fail to avoid being deceived by the enemy. Mga kapatid, sa ating buhay, kailangan maging mapagmatya. Kailangan tandaan po natin ang tatlong katotohanan nito. To responsive to our position, always recognize our potentials. We should regulate our pathways. Puri po ang pangalaman.